Mga bro, so mga bros, no, eh, usap-usapan po ngayon na ito nga pong si Saul Mercado ay gustong-gusto na po talagang bumalik dito sa PBA. Kasi nga mga bros, last season dun sa bubble hindi nga po siya nakakuha ng mga teams. Yes mga bros, hinintay po ni Saul Mercado kung sino talaga yung mga teams na interesado sa kanya dahil nga po free agent po siya dati. Pero mga brods, wala pong kumuha mga brods. Kaya nga mga brods, gusto na ngayon ni Saul Mercado na magkaroon talaga ng teams na magka-interest sa kanya. So mga brods, usap-usapan nga ngayon, baka itong Ginebra ay magka-interest dito kay Saul Mercado. Kasi nga, nag-try out itong si Saul Mercado kasama yung mga rookies dati. Bago yung PBA Draft 2021. So mga bros, hindi nga po talaga natin maintindihan kung bakit walang teams ang nagkaka-interest dito kay Saul Mercado. Marami nga pong napatunayan na itong si Saul Mercado sa PBA at alam natin na hindi lang to basta-bastang guard. Malakas po to mga bros, itong si Saul Mercado. Itong si Saul Mercado ay 3-time PBA champion na po ito mga bros, kung saan nasa Ginebra pa siya. Noong 2016 Governor's Cup, 2017 Governor's Cup at 2018 Commissioner's Cup kung saan nga po nakapagkampiyon itong si Saul Mercado kasama nga po ang Ginebra Squad. At isama mo na dyan yung 2-time PBA All-Star niya at naging rookie team po ito, PBA All-Rookie Team noong 2009. So kaya hindi talaga natin maintindihan kung bakit walang teams ang nagkaka-interest ngayon kay Saul Mercado. Kaya ang mga prods naghihintay pa ngayon si Saul Mercado kung sino talaga yung team na gustong kunin siya ngayon. Kaso nga mga bros, mahihirapan nga ngayon itong si Saul. Kasi nga, maraming rookies ang pumasok ngayon. Kaya naman yung ibang teams, imbis na kukuha sila ng players, nagbabawas na. Kaya ang pag-asa na lang dito ni Saul Mercado ay makuha siya dito ng Barangay Ginebra. Kasi nga, dyan siya talaga pinakamalapit. At sa buong career niya, sa Ginebra talaga siya tumagal. Kung saan 2015 to 2019 ay nasa Ginebra nga po itong si Saul Mercado. Pero hindi pa natin alam mga bros kung kukunin talaga siya dito ng Barangay Ginebra. Kasi nga itong Ginebra imbis nga daw po kumuha ng mga players sa free agent nagbabawas na po. Kasi nga po loaded na ang mga players ng Barangay Ginebra. Lalo na dumating pa yung mga rookies at dumating pa sila Christian Standardinger. At sa posisyon nga ni Saul Mercado na point guard, talagang masasapawan siya dito at marami na ang guards ng Barangay Ginebra dito. Kaya nga baka mawalan siya dito ng spot at mahirapan siyang kunin ng Barangay Ginebra sa 15-man lineup nila. Pero malay natin mga bros, baka magbago pang isip nito ng Barangay Ginebra kasi nga ayon sa mga reports natin na ito nga pong si Coach Tim Cohn ay isa nga po ito sa mga paborito niyang players. Ito nga pong si Saul Mercado at na-interview rin dati itong si Mark Kagiwa kung saan yung pinaka-paborito rin niyang players bukod dito kay JJ Helterbrand ay ito nga pong si Saul Mercado. Kaya nga mga brods, malapit na talaga ang relasyon dito ni Mercado dito sa Barangay Ginebra. Kaya bilog talaga ang bola. Who knows mga bros, no? Baka kunin pa rin ng Barangay Ginebra itong si Saul Mercado kung magbago pa yung isip nila at titignan din natin yung mga susunod na desisyon ng Barangay Ginebra dito. Pero ikaw mga bros, sa tingin nyo ba, Saul Mercado, tatanggapin pa kaya ito ng Barangay Ginebra o kailangan ba ng Ginebra itong si Saul Mercado? So komento mo lang ang opinion mo mga bros at iisa. So mga bros, dito naman tayo sa kabilang balita natin na ito talagang si Robert Bolick ay usap-usapan ngayon na kukunin ng San Miguel Beermen. Pero nga mga bros, no, ayon sa mga source natin kay Sir Snow Badua, itong si Bolick daw baka kunin talaga ng Ginebra ito dahil mag-fit ito sa Ginebra. Para sa akin, itong si Bolick baka kunin ito ng Beermen. Bakit nga ba? Kasi nga mga bros, ang Beermen ay mga may edad na yung mga players nito. Oh, malakas nga silang mga bros, malakas. Pero mga bros, may edad na kasi yung mga gwardya nito. Lalo na itong sina Ross, tapos sila Lassiter na minsan nagagwardya. Tapos mga bros, hindi na nga ganun kaganda yung performance ng SMB dati. Kumpara mo dati kaysa ngayon. So mga bros, tumatanda talaga yung mga players, no? Hindi sila mga bata. So kaya nga mga bros, no, itong SMB ay baka kunin talaga
etong si Robert Bolick at baka i-push nila yan. Dahil itong SMB ay nagre-rebuild na nga ng mga batang players at kung titignan nyo ay nakuha na nila etong si CJ Perez at baka isusunod talaga nila etong si Robert Bolick na pwedeng maging guard position or shooting guard sa SMB. So mga bros, baka ibibigay na nila ito sa SMB itong si Bolick para nga mga bros ay lumakas ang Beermen at mag-rebuild ng mga batang players talaga. At alam natin mga bros na itong Northport ay isa ito sa mga farm team. Pero mga bros, farm team ang Northport na sinasabi nilang farm team talaga ito. Pero mga bros, hindi rin natin masisisi ang Northport dito dahil pumapayag din talaga sila sa mga trades kasi nga may mga magagandang offer ang mga SMC ngayon. Hindi natin alam kung maganda ang offer ng mga players ng SMC pero mga bros, no, sabi nga nila pera-pera na lang. Kaya nga mga bros na pumapayag itong Northport. Pero yun na nga, business is business yan mga bros, no. So sila-sila rin ang mga nag-negotiate dyan at alam nilang kung paano gagamitin yung mga players na gusto nila. So mga bros, Robert Bolick kukunin ng SMB. Mga bros, SMB dahil sabi nga nila pagkatapos nga ng season na ito ay baka ito na gagalaw ang SMB. Dahil mga bros, sabi nga nila itong SMB ay kukuha talaga yan ng isa sa mga superstars dito sa PBA. So mga bros, baka ito na yun. Ito na yung rumors na kinaaabangan ng lahat dahil nga yung rumors dati na si Stan as Slaughter. Dating-dati pa yan, noong nasa bubble pa. Mga bros, pagkatapos ngayon na itong 2021 ay nangyari naman. So mga bros, lalo na yung Calvin Abueva sa Magnolia Hotshots, dati pa yan. Noong nasuspended itong si Calvin, rumors din dati yan. Pero mga bros, nangyari pagkatapos nga po ng PBA season. So mga bros, baka ganun din ang mangyari dito kay Robert Bolick na baka kunin din talaga ng SMB ito pagkatapos nga po ng PBA season. So pinaplanuhan pa yan, pinagpaplano pa yan ng mga SMC mga bros kung itong si Robert Bolick ay ilalagay nila sa San Miguel Beermen. Ikaw mga bros, sa tingin mo ba Robert Bolick ay mag-fit ito sa rotation ng SMB or babagi kaya isang Robert Bolick ang isang rising star ng PBA sa San Miguel Beermen? So komento mo lang ang opinion mo mga bros at isa-isay natin yan. So mga bros, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Brody Dario De La Torre. Shoutout kay Brody Nader Polau. Shoutout kay Brody Raymond Amoranto. Shoutout kay Brody Ramsot Angkako. Shoutout kay Brody Roel Loft TV. At shoutout kay Brody Giovanni Bagay. So salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out. I just wanna bag like a old lady. I'm back wood smoking. I don't know.